Showbiz fanatics, Catherine Bernardo nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong March 26, 2024. Daniel Padilla, abay nagparamdam sa birthday ni Catherine. Ang tanong, nag-reply kaya ang kanyang ex-jowa? Ang lahat ng yan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusabay-bay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, kung hindi nyo pa po napapanood, kani-kanina lang nag-post po tayo patungkol po sa updates ng pagdalo nitong si Mr. Daniel Padilla and Catherine Bernardo sa dito po sa kasal. Yung intimate wedding po ni Mr. Sanjo Marudo and Lia Ataide. So, pinapatunayan lang talaga ni Catherine na hindi totoo yung mga balita. Nagalit siya doon po sa couple or doon po sa newlywed dahil po sa pagkakahiwalay nila nitong si Daniel. Kasi parang marami kasing nag-iintriga na tila baga newlywed na ito, si Lia at si Sanjo, ay naging accessories of the crime din ni Daniel. So, pinatunayan lang ni Catherine na talagang okay ang relationship niya doon po sa bagong kasal. Ayan. So, hindi niya nalimutan na umaten, ano? Talagang binigay niya yung buong oras niya para po dito sa kasal nga ni Sanjo at ni Lia. So, sa ating team, kino-congratulate natin sila for para po sa bagong kasal. Pero ito na, no, bago tayo dumako doon sa proper topic natin dahil naglabas na po ng statement itong si Alden Richards patungkol po sa ipagpuproduce. Kumbaga siya mismo, yung kanya pong production, yung Myrad Company, no, ang gusto pong mag-produce ng movie ni Catherine. Sabi niya, coming soon. Super excited na nga si Asia multimedia star Alden Richards na muling makatrabaho ang kapamilya superstar at box office queen na si Catherine Bernardo. Game na game nga raw ang award-winning kapuso actor na ipag-produce si Catherine ng pelikula pagkatapos silang magsama sa Hello Love Goodbye ng ilang taon na ngayon ang nakakaraan. In fairness, matagal nang nagre-request sa mga fans si Alden at Catherine na gawa na ng Star Cinema o GMA Films ang part 2 o sequel ng kanilang unang blockbuster movie. Nasabi na ni Alden sa panayam namin sa kanya at ang ilang pang members ng Showbiz Press na naghihintay lang siya sa tawag ng mga bossing ng Star Cinema at ABS-CBN Production para sa next project nila ni Catherine. Feeling niya, napakarami pang pwedeng maging twists and turns ng kwento ng HLG. Pero, syempre, decision pa rin ng Star Cinema kung itutuloy pa ang kwento ni na Joy at Ethan, ang mga karakter nila sa pelikula. Kasi kung mapapansin ninyo, yung pelikula nilang HLG, putol talaga siya eh, bitin eh. Parang hindi nila nakuha yung happy ending sa dulo, di ba? So, sa isang panayam, natanong nga si Alden kung may possibility bang i-produce rin niya ang movie ni Catherine in the future. Ang naging tugon lang na binata, coming soon, let's go! So, medyo positive ba at enthusiastic itong si Mr. Alden Richard sa pagsagot sa mga isyong ito at sa pagsagot sa mga tanong na ito, which means nagpapakita ito ng possibility na talagang meron silang upcoming movie. Bukod kasi sa pagiging aktor, isa na rin producer at director ngayon si Alden at sa katunayan tinatapos na niya ang kanyang first directorial job, ang Out of Order with Heaven Peralejo. Ngayon, we are down to post-production. I've seen the first edit, medyo mahaba pa and we need to trim down a bit more. Actually, before coming here, galing ako sa San Pablo, Laguna. Nag-shoot ako ng additional scene, mga wider shots ng film just to make it good and I'm very grateful with GMA. Of course, this partnership of Viva Films and Myrad Entertainment, sabi nga ni Alden sa naturang panayam. Nauna rin nabanggit din ni Alden ang ilang detalye kung paano nabuo ang movie nila ni Heaven. When we proposed po to Viva Light Production, they said yes, but they gave us full control to do everything from scripting to cast and shoot location. Ibig sabihin talagang nabuo na po nila, no? Pero eto na nga, no? Inapatunayan dito ni Alden Richards that her team or his team is ready to produce and make another movie with Catherine Bernardo. Yun po yung aantay natin at alam natin na magiging blockbuster na naman po yan. At ngayong araw nga ay sineselebrate ni Miss Catherine Bernardo, no, ang kanya pong birthday dahil March 26, 2024,
is ang kanya pong eksaktong kaarawan. At ngayong araw nga ay hindi ina-expect ng lahat na magkakaroon ng paramdam, no, ang isang Mr. Daniel Padilla dito kay Catherine, kasi sa kaarawan mismo ni Miss Catherine Bernardo, hindi nalimutan ni Daniel na mag-post sa kanyang official Instagram account ng picture nila ni Catherine habang hinahalikan niya si Catherine. Tapos meron pong Chinese character and then may sunflower. At very ano to ha, very relevant to dun sa kanila pong relationship. Nagparamdam si Daniel ngayong araw sa social media na pinaniniwalaan para sa ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. Feeling ng mga loyal Daniel fans, ang latest post si Daniel sa kanyang Instagram story ay ang pagbati niya sa 28th birthday ni Catherine today, March 26. Makikita sa IG post ni DJ ang isang blurred photo na tila selfie ni Catherine na may nakasulat na happy birthday sa Japanese. Ang sunflower emoji na nasa lower left ng kanyang IG story ang nagbigay ng sign na para kay Catherine ang nasabing post. Kasi nga 'di ba, hindi rin naman niya matag itong si Catherine Bernardo doon po sa kanyang post, dahil Catherine Bernardo already unfollowed Mr. Daniel Padilla sa kanilang Instagram. So in fairness, kahit matagal-tagal nang hiwalay at hindi pa rin makalipot ang kapamilya actor na batiin ang dating jowa sa kaarawan nito. So dahil dito, ito po ay nag-spread ng ingay sa social media ngayon. Dahil ang dami pong nagpo-post sa kanila mga Twitter account ng post, ilang minuto pa lang ang nakakaraan, talagang kalat na ito sa social media. It only means na ganun po katag, ganun po kalakas yung tamba ng Katniel. Abangers naman ang mga diehard fans ng Katniel supporters sa magiging reply ni Catherine sa birthday greeting ng aktor. Habang isinusulat or habang tayo ay nag-aantay hanggang sa ngayon, ay wala pa rin pong tugon si Miss Catherine Bernardo sa post mismo ni Mr. Daniel Padilla. Kung matatandaan, ipinagdidiin ng aktor na kahit nag-iwalay na sila ni Catherine, ay forever na itong nasa puso niya. Hindi ko makakalimutan si Catherine. Maraming salamat sa maraming taon na pinagsamahan. Ito po yung kanyang pasasalamat statement nung sila po ay pumirma ng panibagong kontrata sa ABS-CBN. Sabi niya, hinding-hindi mawawala sa puso ko ang memories at ang ating adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much, sabi ni DJ. Samantalang, ibinandera naman ni Catherine ang pagiging first ever Filipino ambassador ng isang French luxury perfume and cosmetic house. Grabe no, luxury cosmetics pala talaga yun. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ng dalagang kanyang video ad with her bonggang-bonggang pink dress. Don't let anyone tell you that you're not allowed to redefine who you are, she wrote. Everyone a work in progress. So, grabe yung kanyang yung mga endorsement na tinatanggap niya. International. At ito naman si Daniel, is umirma rin siya ng panibago niyang kontrata naman dito po sa isang food na kanyang ini-endorso. So, from our team, hayaan mong batiin natin itong si Miss Catherine Bernardo ng isang maligayang kaarawan. At sana kung ano man yung prayer mo or whatever your wishes or prayer in your heart, may God really grant all your prayers, no? You deserve to be happy. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to follow and to subscribe to my channel. And of course, don't forget to follow my Facebook page, Dared's Channel and Dared's TV. God bless everyone!